Am I a naughty or a good student back then? Good. I'd say good. Kasi ano eh. Magulang ko gusto ng matataas na grades nung back then. Alam niyo na. Kayo din ba? Yan, yung magulang ko gusto ng matataas na grades. So, they were like, kailangan mag-aral. Hindi nga. Oh, well, ano kasi ako, tawag dito, hindi naman ako like, hindi ako yung tao na parang nare-retain yung knowledge ba? Ako yung tipong tao na, let's say, may exam. Aaralin ko yung exam ng isang linggo, madalas isang linggo, tapos pagkatapos ng exam, makalimutan ko na lahat. We can see that. May mga ibang tao sa mundo, like, I think si Shu, ano, si Shu is like a good example nito na parang matututunan niya one time tapos mariretain niya na sa utak niya forever. And I'm like, I wish I had that, but I don't. I don't really at all. Kung gusto ko talaga mag-try hard isang linggo before the test ako nag-aaral. Pero, madalas, ang aral ko is like 3 days before the exam. Minsan, hindi pa nga eh. Minsan, sa kinagabihan ako nag-aaral. Nung ano talaga, elementary high school, todo kayod ako, no? Back then, para sa akin lang, yung focus ko sa buhay nun is like, pag-aaral lang. Todo pag-aaral. And minsan, nakikita ko yung mga iba kong kaibigan na parang, bakit sila hindi sila nag-aaral? Tapos, oh, ako rito, like, kayod ng kayod, like, laging nasa top. And now, when I got older, I realized na lahat nung pinag-aralan ko nung bata ako or nung patanda ako, nakalimutan ko na, was that really worth it? Wouldn't it be better if I, like, you know, spend more time and make more connections? That way, I have more things to say right now. I don't have a lot of, like, good memories nung... Not really good memories, but like, I don't have a lot of things to share during my high school and my elementary days kasi todo aral din ngayon. Wala akong masyadong kaibigan. Anong napala ng magandang grades? Wala. At least ngayon, I'm making memories by like chilling with Yana.